Ano pa masasabi niyo kay Adidas Tower? Tapos, fine. Okay. Next time. Sige, okay na po. Lights on! Okay, lights on, please. Ayan. Ilaw. Ede, Adidas! Nak, buksan mo ilaw na. Lights on! Itas. Lights on, please. Alright. Yan. Bata pa lang si Adidas Tower ay nilisan niya na sa ang kanyang tahanan at gumawa ito ng munting kubo sa gubat malapit sa nayon ng Benapol. Doon, siya ay nagtanim ng halaman na tulsi at nagsamba sa mga banal na pangalan ng Diyos araw at gabi. Upang mapananatiling malusog ang kanyang katawan, pupunta siya sa kabahayan ng mga Brahmanas para makahingi ng pagkain niya. Malakas ang kanyang espiritual na impluensya, kaya't ang mga tao sa kanyang kapiligiran ay labis na gumagalang sa kanya. Napakaswerte natin na mayroon isang banal na tao ang pumupunta, ang pumunta at tanirahan dito sa ating nayon. Nakakalungkot lang dahil ang ating landlord na si Ramachan Makan ay mukhang ingit dito sa dakilang kaluluwa na si Adidas Tower. At wala talaga siyang galaw, respeto man lang. Sarado, 14. Oh! Ingit! Paano nyo masabi yan? Bakit ako maingit? Sino ba yung Adidas Tower na yan? Lagi nyo lang ang pinag-usapan ng kabanalan ng isa-isay na tao niya. Bakit ako maingit sa kanya? Dumadaan kayo dito sa aking bakuran na hindi man lang kayo nagbibigay respeto sa akin kahit konti man lang. Paano ako maingit sa tao yun? Nang mula ako sa pinakamayamang angkan, lahat ng lupain dito ay sa akin! Hanggang sa abot ng iyong paningin. At sino yung Adidas Tower na yan? Isang kulube? Anong meron siya? Isang kubo na gawa sa daong gubat? At beads na nakatuhog sa kanyang pangalan. Tignan natin kung gaano talaga kabanal yung taong yan. Meron akong pinaisip, akong pinaplano. Makikita natin kung gaano talaga siya kabanal sa piling ng magagandang babae. Sarban! Dali lang po, sandali lang po. Gusto ko makita ang mga dinala mong babae mula sa bayan. Nandiyan lang po, sandali po. Nakatawag. Makakain ang bukoy niya, Tol. Marami pa po. Ayan po sila. Paisay sila. Bagay ka sa mga pinaplano ko.
Kagaya ko, mahilig ka sa mga alahas, di ba? Ginto? Mga porswelas at pintas. Gaganti pa talaan kita. Basta, tulungan mo ako sa mga pinabala ko. Meron kasi isang ditong mapapang-uri ng tao. Pero nagpapanggap siya bilang isang banal. Pakiramdam ko bilang isang reliyosong tao, tungkulin ko na i-expose siya. Malantad ang kanyang tunay na pagkatao. So, gusto ko, sa gitna ng gabi, pumunta ka sa kanyang kubo. At, sirain mo ang kanyang panata sa kanyang chanting na rin. Madali ko lang, maaakit ang kanyang kubo. Hmm, talaga. Gagad gawin mo. Opo, mahal na. Curtains light up. Padakilang mga ngaral. Padakilang digoto. Napakapata mo at makikin. Hindi ka mo muna ang iyong chanting at magbigay oras sa akin. Sobrang ina ko gumaling sa'yo. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kung hindi mo ikintong yung pag-shanting at hindi magbigay panahon sa akin, ay magpapakamatay na lang ako. Huwag ka mabahala dahil tinatanggap kita. Talaga? Oo naman. Pero kailangan mo na magbuntay sa nabi. Umupo ka muna dito. Ay, sandali. Oo naman. Sa tingin ko, kaya ko pang maghintay ng kahit sandali. Kung gayon, makinig ka sa pagtsan ko ng banal na pangalan ng Diyos. Umupo ka muna dito. Halit, Krishna, halit, Krishna. Halit, Krishna, halit, Krishna. Halit, Krishna, halit, Krishna. Halit, Krishna, halit, Krishna. Halit, Krishna, halit, Hi! Ang tagal naman. Ilang oras na akong naghihintay dito. Ngunit mukhang interesado lang si Haridas sa kanyang pag-chanting ng Holy Names. Oh. Hating gabi na pala. Haridas? Ikaw pa ang mahihin mo. Hindi ka na pagbigyan. Ano yung nagustuhan? Alam mo, tumupa kasi ako na mag-chat sa kong William, banal yung pangalan ng Diyos. Subay, pinupunta ka dito bukas ng gabi ay sigurado ako na pagbibigyan ko ang iyong hangay. Haridas siya. Haridas siya. So, kumusta? Ngayon, medyo nagtagumpay. Ngunit si Haridas Tapor ay sadyang kakaiba. Pero ayun mo, buong gabi kami magkasama sa kanyang kubo. Ngunit wala siyang ginawa, kundi mag-chanting na mag-chanting. Pero, nangako siya na mamayang gabi ay pagbibigay niya ang lahat ng aking pagkakas. Magaling! Magaling. Pagka bumagsak si Haridas, paparesto ko siya sa aking mga tauhan at gusto kong darin siya sa aking harapan. Oh, Haridas! Nandito na akong muli. Oh, ikaw pala. Ngayong gabi sigurado ka lang matatapos ko ang chanting ito. Ina! Upo ka muna dyan at makinig sa chanting ko na pagal sa kanyang na pangalan mo. Krishna, 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 Krishna.
Sobrang kakaiba talaga ang tao mo ito. Masaya na siya nang nakaupo dyan. Nang mag-chanting na mag-chanting. Pero, mukhang hindi siya peking salo. Dahil wala siyang ginawa, hindi mag-chanting na mag-chanting ng holy names. Nakakamangha. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama. Hare, Hare. Hindi ko na kaya to. Ang taong ito ay isang dakilang deboto. Kung patuloy kong gugulutin ang kanyang pag-chanting, isa itong malaking kasalanan. Sana'y maramdaman ko rin ang kaligayahang tinatamasa niya. O dakilang sadhu, meron tong aaminin. Ipinadala ako ni Ramachandra kan dito upang paguluhin ang pag-chanting mo ng Hare Krishna. Sa totoo lang, alam ko na lahat sa sabwatan niyo ni Ramachandra. Isa siyang hangal na walang alam. Dahil sa isa po akong prostitute, marami akong nagawang kasalanan. Ang dakilang sadhu, patawarin mo ako at tutulungan mo akong magbago. Nakalis na dapat ako sa lugar na ito dahil sa masamang balak ni Ramachandra Khan. Pero nagpunta ka sa akin, tinanatili ako para lang ako'y pumunta. Gusto po kitang maging guro at gabayan mo po ako. Kaagad, umuwi ka sa inyo at ipamahagi mo lahat ng ari-arian na meron ka. At pagkatapos mo, bumalik ka dito sa kwarto na ito at manatili sa peace na consciousness. Opo, gagawin ko po yan. At ipagpatuloy mo ang pag-chat ng Hare Krishna at pagsisday sa banal na tulasing ito pamamagitan ng pag-ilig at pagdarasal. At sa ganung pagkakataon ay magkakaroon ka ng biyaya. Ay Lord Jesus. Hare Krishna. Curtains. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. 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 Hare Krishna. 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 Hare Rama. Rama. Sa kapangyarihan ni Haridas Thakur na bago ng prostitute. Bago ng kalooban. Ngayon ay isa na rin banal na santa ang dating prostitute. Sabi ng totoo, ang lugar na ito ay lugar lamang ng mga meat eaters at mga nag-criticize, nagbablasming ng mga deboto, kaya alis na ako. Goodbye. Nakaalis na ba siya?
Mabuti kung ganon. Agad! Linisin yung lugar na inupuan ni Ramachandra Khan. Pukain ang lupa. Ninityananda. Linisin ang lugar ni Ninityananda inupuan. At pukain ang lupa nun, linisin mabuti. Ramachandra Khan! Ramachandra Khan! Ministro to ng buwis. Ministro ng buwis? Punta ka dito, ngayon na. Bakit? Wala akong kasalanan? Wala akong ginawang mali? May titibayan ako dito. Matagal mo na niluloko ang gobyerno ng mga buwis. Kumayat ako! Matamat ako! Mabuti! Sinungaling ko! Mga sundalo! Hindi! Aristoin ang sinungaling na matandang to! Sama ng kanyang sawa ng mga anak! Ito ang ebidensya! Mabuti ako! Mabuti! Mabahin! Hindi ako nasisinungaling! Mamawa ka! Espada lang hawa. Hindi ko sumang tao! Tingnan natin ang pagkareliyoso mo. Om Shanti. Ipapakita ko sa iyo ang relihon mo na nagsasamba ng bata. Mga sundalo, pagkatapos yung restuin ng matandang sinungaling na to, matay kayo ng bata. At iluto sa mismo sa lugar na to. Hindi, hindi! Pagkatapos siya siyang arestuhin at sa kanyang pamilya, kami niyo lahat ng kayamanan nito. Hindi! Hindi ba? Bahay at lahat ng mga riyarian na mapapakinabangan niyo sa nayon na to. Magpapakit na ako! Magpapakit ba ako? Dali na yan! Arestuhin yan! Dali na yung mga kayamanan niyo. Kinuha ng ministro ng pananalabi ang lahat ng pangaari-arian ni Ramachandra Khan. Kayabanan, mga tauhan, bagamat ang mga na mga Vaishnav devotees ay hindi siniseryoso ang mga kasalanan na nagawa sa kanila, ang Panginoong Diyos ay hindi nasisiyahan, kaya dapat tayong umiwas sa paglalapastangan o pag-alipusta sa mga dakilang devotees na siyang nag-aalay ng kanilang buhay sa pangangaral at upang at pagpapalaganap ang Sankirtan movement ni Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mabuhay si Haridas Thakur na naging tanyag sa kanyang patuloy at walang patid ang pagtawag sa mga banal na pangalan ng Diyos. Diyan po nagtatapos ang ating prayer. Hey,